Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila habang dumadaan ang mga araw ay lalo pang nangigigil ang Israel sa kanilang ginagawang pag-atake sa Iran at sa Hezbollah na nasa bansang Lebanon. Una nang binalaan ng Israel ang Iran na walang lugar sa Middle East ang hindi nila kayang marating. Noong isang araw lamang, isang leader ang napas lang ng pwersa ng Israel sa Lebanon, kasama pa ang nasa 3 commander mula sa ibang Palestinian groups, habang nasa 45 naman ang namatay sa southern part ng Beirut. Dahil sa lumalalang pag-atake ng Israel sa Lebanon, umabot na sa 100,000 ang mga Lebanese na umalis at mas piniling magtago sa Syria. Kung noong mga nakarang araw ay puro airstrike ang ginagawa ng Israel laban sa Lebanon, ngayon ay sinimulan na din nila ang pag-atake sa kalupa ng bansa. Ang pangunahin nilang misyon kaya nila ito ginagawa ay upang itulak ang Hezbollah palayo sa Israel. Habang ginagawa nila ang pag-atake sa kalupaan, wala ding tigil ang paglulunsad nila ng mga airstrike sa bansa. Binomba nila maging mga residential areas sa Lebanon, pero bago ito ay pinalikas muna nila ang mga mamayang posibleng madamay. Noon lamang Lunes, umabot na sa mahigit kumulang 100 kataong nasawi bunsod ng pag-atake. Ayon sa mga eksperto, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinasok na ng Israel Defense Forces ang Lebanon at umatake sa mismong loob ng bansa. Kasabay ng pag-atake ito ng puwersa ng Israel sa kalupaan ng Lebanon ay isa-isa din nilang pinapasok ang mga tunnels ng Hezbollah na ginagamit nila upang makapagtago, makatakas at makaatake ng palihim. Ang malaki at maraming tunnel ng Hezbollah ay may malaking tulong upang makapagtago sa mga hindi inaasahang pag-atake ng Israel. Sa ngayon, pinupuntirian ng pwersa ng Israel ay ang mga tunnels ng Hezbollah na kadalasang daanan ng mga ito patungo sa kanilang mga underground arsenal o imbakan ng kanilang mga armas na nasa ilalim ng lupa. Mahusay kasi ang Hezbollah pagdating sa pagtatago ng kanilang mga armas. Ayon sa mga ulat, ang Hezbollah ay may mga underground arsenal. At may mga videos na nagkalat ngayon sa internet na nagpapakita ng mga trucks at sakyang may kargang mga armas, pangdigma ang lumulusot at lumalabas mula sa mga tunnels ng Hezbollah sa Lebanon. Marami na sa mga armas na ito ang nasira ng IDF, subalit marami din ang nagsasabi na ilan lamang ang mga ito kumpara sa mga nakatago nila sa kanilang underground arsenal. Kagaya na lamang ng mga long-range cruise missiles, rockets na may malalaking warheads, na may kapasidad na magdala ng hanggang 100 kilograms ng pampasabog, short-range rockets at mga explosive UAVs. Sa loob ng kanilang arsenal na ito ay nakatago ang nasa 150,000 mga rockets, kasama pa ang kanilang napakalakas na long-range ballistic missile. Maraming taon ang ginugol ng Hezbollah upang sila ay makagawa ng mga lihim na tunnel dahil alam nila na darating sa puntong ito na kung saan pinasok na sila ng kanilang mga kalaban. Nasa daan-daang kilometro ang kanilang ginawang tunnel upang masiguro na hindi agad sila matunto ng mga kalaban, kagaya din ng mga nasa Hamas. Kadalasan sa mga tunnels na ito ay nakatago sa mga lugar kung saan marami ang mga sibilyan, kagaya din ng mga nangyari noon sa Gaza. Sa bawat tunnel na pinapasok ng pwersa ng Israel ay kadalasang nakikipagbuno sila gamit lamang ang kanilang kamay. Kung gumamit kasi sila ng baril o ng alinmang pampasabog ay baka maging sanhi ito ng pagguho ng tunnel at baka pati sila ay madamay. Subalit nagbabala ang dating commander ng IDF na ang mga Hezbollah umano ay sanay sa pakikipaglaban gamit lamang ang kanilang mga kamao. Mas mabilis din umano silang nakakatakbo bilang sanay sila sa mga bulubunduking kanilang araw-araw na dinaraanan. Hindi kagaya umano ng mga puwersa ng Israel na nagsanay at mas sanay sa mga patag na battleground. Sa mga susunod na araw ay tiyak na mas magiging matindi pa ang magiging mga kaganapan, lalo at marami-rami pang mga tunnels ang isa-isang papasukin ng puwersa ng Israel sa Lebanon. Kung matatandaan noong nakaraang taon, noong ang puwersa ng Israel ay mas abala pa sa puwersa naman ng Hamas na nasa Gaza, naging malaking pagsubok din para sa Israel ang paggamit naman ng Hamas ng kanilang mga networks of tunnels sa Gaza. Isa sa mga pinakamahalaga para sa militanteng grupong Hamas noon na nagsisilbi nilang kuta ay ang mga tunnels na nakakalat sa Gaza.
Hindi na lamang kasi ito nagsisilbing mga lihim na lagusan na kanilang nagagamit laban sa Israel, kundi dito din umano nagkukuta ang ilan sa mga pinuno ng Hamas habang sila ay kasalukuyang inaatake noon ng Israel Defense Forces. Subalit matapos maglunsad ang Israel ng kanilang second phase of war na kung saan mas pinaigting pa nilang pag-atake laban sa militanteng grupong Hamas, pinasok na din nila ang mga tunnels o mga lihim na lagusan ng Hamas sa Gaza at ang mga ito ang kanilang naging punteriya at pilit na sinisira noon. Malaki ang tulong ng mga tunnels na ito sa Hamas at ang isa sa kanilang naging paraan upang mahirap itong matagpuan, itinatago nila ang mga pasukan at labasan ng mga ito kung saan maraming mga sibilyan gaya na lamang sa loob ng mga bahay, eskwelahan, ospital, moske at mga pribadong gusali kahit pa sa amusement park. Tiyak na magdadalawang isip nga naman talaga ang Israel na basta-basta na lamang pasabugin ang mga ito dahil may mga sibilyan na siguradong madadamay. Ginagamit ng Hamas sa mga sibilyan upang kanilang maging human shield noon, kagaya na lamang ng kanilang nakitang tunnel sa isang amusement park kung saan sa lugar na ito ay palaging maraming tao, pero hindi pa din tumigil ang pwersa ng Israel noon at pinasabog kahit pa ang mga nasa loob ng bahay. Sa mga nauna ko ng video, akin na rin nabanggit na sa mga tunnels na ito itinatago ng Hamas ang kanilang mga hostage at dito din naglalagi ang ilan sa kanilang mga leader. Ang human shield na ito na ginagawa ng Hamas sa kanilang mga tunnels ay malaking pagsubok noon para sa pwersa ng Israel na pasabugin ng mga ito. Kaya ang kanilang ginagawa, kahit na delikado, pinapasok nila ng mano-mano ang mga tunnels at sinisigurong walang mga hostages sa loob at mga sibilyan na maaaring madamay. Kailangan din muna nilang sagupay ng mga miyembro ng Hamas na nasa loob ng tunnel bago nila ito mapasok ng lubusan at saka pasabugin. Ang tunnel network ng Hamas ay nasa 500 kilometro ang haba. Kahit na pagsamasamahin pa ang LRT Line 1, 2 at MRT, hindi pa din sasapat ang haba ng mga ito upang tapatan ang haba ng tunnel ng Hamas na nasa Gaza. Marami din ang nagtataka noon na bakit tila hindi nauubusan ng armas ang Hamas at patuloy sa kanilang ginagawang pag-atake sa Israel. Saan nga ba nang gagaling ang kanilang mga kagamitan? Ayon sa CIA, ang pangunahing pinagkukunan ng armas ng Hamas ay mula sa dalawang paraan. Una ay ang pag-smuggle nila, habang ang pangalawa naman ay nanggagaling umano sa bansang Iran ang kanilang sandata. Hindi man matiyak ng gobyerno ng Israel at Amerika ang totoong naging papel ng Iran sa nakaraang pag-atake sa Israel noon, ayon sa mga eksperto, ang bansang Iran ang siyang pangunahing nagsusupply ng mga smuggled na mga sandata na kadalasan ay idinadaan sa mga tunnels o di kaya ibinabangka papasok sa Gaza Strip. Malaki pa din ang pakinabang ng mga tunnel ng Hamas upang illegal nilang maipasok ang kanilang mga armas sa kanilang mga kampo. Ang mga tunnels na ito ay siyang naging target ng Israel na pasabugi noon dahil bukod sa nagiging kuta ito ng Hamas ay nagsisilbing daanan ng mga ito ng kanilang mga illegal na transaksyon. Ang pagpapagawa ng mga tunnels na ito sa Gaza ay nagsimula bago pa man iatras ng Israel ang kanilang tropa sa Gaza taong 2005. Nasa mahigit kumulang 2,500 mga tunnels ang meron sa Gaza na nasa ilalim ng kanilang border sa bansang Egypt. Ito ay daanan ng mga smuggled na commercial goods, fuel at mga armas pangdigma. Taong 2010 ay pagsawalang bahala na ng Hamas ang pag-i-smuggle ng mga armas at kagamitan sa mga tunnel dahil sa binuksan na ng Israel ang mas maayos na pag-import ng mga produkto na dumaraan sa legal at mas maayos na proseso. Kinalaunan ay sinira na din ng Egypt ang mga tunnels na ito upang hindi na magamit ng ilan. Samantala, ayon mismo sa Israel, marami umano silang mapagpipilian kung ano ang kanilang tatargetin sa Iran. Maaring ang oil production facilities nito, ang mga revolutionary guards, mga military assets, kahit pa ang mga nuclear sites ng Tehran ay kayang-kaya umano nilang targetin. Pero hanggang sa ngayon ay unpredictable pa din ang Israel at wala pa ding nakakaalam kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Subalit marami ang nangangamba na baka ang nuclear facilities ng Iran ang siyang maging susunod na target ng Israel. Madami din kasi ang lumabas na balita na may sapatumanong gamit ang Israel upang gawin nila ito. Ang Natanz Uranium Enrichment Complex at ang Isfahan Nuclear Technology Center ay ang dalawa sa mga pinakamahalagang nuclear sites ng Iran. Subalit mababaw umunong dahilan para sa Israel kung aatakihin nila ang mga ito. Dahil lang naging huling pag-atake sa kanila ng Iran, wala naman umunong masyadong napinsala ayon na din mismo sa Israel. Kung gagawin din ito ng Israel, maaaring ang Iran ay magmamadaling gawin ang kanilang mga nuclear weapons upang gamitin sa paghiganti sa hinaharap laban sa Israel.
Ang bansang Estados Unidos na kilalang kaalyado ng bansang Israel ay tahasang sinabi noong isang araw lamang na hindi niya kailanman susuportahan ng Israel kung nais man itong atakihin ang nuclear sites ng Iran. Ayon din sa mga eksperto, ang mga nuclear sites ng Iran ay kadalasang nasa kalaliman ng lupa at nakatago sa mga underground station sa ilalim ng mga bundok. Kaya hindi din ito basta-basta malulusob o maatake ng Israel kahit pag gumamit sila ng kanilang mga air assets. Maaaring ang oil field ng Iran na hindi naman ganun kagwardyado gaya ng mga nuclear sites ang magiging target ng Israel kung sakali. Ang pagsira sa sektor ng langis ng Iran ay magiging malaking bentahe para sa Israel at mas madali din sa kanilang targetin. Kung hindi ang oil field ng Iran ang tatargetin ng Israel at hindi din ang mga nuclear sites, isa pa sa maaari nilang atakihin ay ang Iranian Naval Base Facilities at Naval Assets ng Islamic Revolutionary Guard Corporation. Subalit alinman sa mga ito, tiyak na malaking paghihiganti ang gagawin ng Israel na kahit sino sa atin ay hindi nakakaalam kung kailan, saan at ano ang kanilang mga tatargetin sa Iran.